single entry system for 3 million sales. Available lang ho ito sa 3 million sales at saka sa mga individual at saka non-bat. So pag nag-exceed ho kayo doon, hindi na ho pwede. Ngayon ho, ayon sa statistika ng Pilipinas, meron daw na more than 1 million ang dapat gumamit ng single entry system. Ito po yung mga micro enterprise. So kung kayo po ay nagnenegosyo tungkol sa taxation, bookkeeping, eh ito po ay malaking market para ho sa inyo. Ito ho yung cradle, ano, ang tinatawag ko Nile River o yung cradle of civilization ng taxation. Kasi ho ang tax is nagsimula ho 1947 yung bookkeeping regulation, binigyan ko kayo ng kopya, na ang inirerekomenda ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas ay single entry system. So hindi pa ho siya nire-repeal ang single entry system. Existing pa ho yan at ito ho yung kailangan nyo munang malaman o pagdaanan bago ho nyo ma-master yung tinatawag na double entry system. Ayan. So ngayon, pag-usapan ho natin yung benefits ng ito ho yung letter sa akin ni Commissioner. Natanggap ko ho ito ngayon lang January. So ang pinag-uusapan ho namin diyan sa letter na yan problema ng buong bansa. So alam naman ho natin every year yung mga kaibigan nating nasa pagpa-practice ay nakakagawa ng financial statements nang walang laman ng libro. So tinatanong ko si Commissioner, Mr. Commissioner, kung ang isang taxpayer ng 2019 ay walang laman ng libro, magkano po ang penalty? Kasi siyempre malalaman lang naman nila na walang laman ng libro ng yearly basis. So kung 2019 walang laman ng libro, sabi niya 1,000 pesos 'yan. Oh, 'yan ho yung laman nung letter sa atin ni Commissioner. Naka-address po yan sa akin at yan po ay isa pong BIR ruling. Kung mapapansin nyo, may number dito. Ibig sabihin, nakarehistro ho yan as a revenue issuance na pwede ho nyong gamitin paulit-ulit. Kung hindi ho kayo naniniwala dito sa letter na to, pwede ho kayong pumunta sa Records Management Division. Yan po yung tinatawag na National Library ng BIR. Nandoon ho lahat noong mga rulings nila. O, pwede ho kayong manghingi ng certified true copy. So sumunod ho, tanong ko sa BIR Commissioner, BIR Commissioner, 2019 ho yung pinag-uusapan natin. Paano ho yung 2020? Nahuli-uli yung the same taxpayer na walang laman yung libro. May penalty ho yan, sabi niya. So, ang penalty ho niyan is second act ho yan, 1,000 pesos din. Oh, so dalawang act na ho yung nangyari, Mr. Commissioner. Yun ho yung tanong ko sa kanya eh. Dalawang beses na nagkaroon at nahuli ho the same taxpayer na walang laman yung libro, 2019-2020. So ngayon, sa 2021, Mr. Commissioner, nahuli uli through letter of authority yung taxpayer. Ayan. So ano ho ang mangyayari sa pangatlong beses niyang pagkakahuli? Alam ho ninyo, naka-computerize na ho ang BIR tax mapping. Ito ho kasi ay related sa tax mapping. So naka-computerize ho yung BIR. At naalam ng BIR kung ilang beses ho kayo nahuli na walang laman ng libro. So from there, makaka-establish na ho yung BIR Commissioner ho natin na meron na hong fraud. Ayan, pag tatlong beses na route, 3 times na nahuli na walang laman ng libro, fraud daw ho yun. At hindi na ho raw subject sa compromise, cannot be compromised. Kasi it involves fraud. At ang sabi niya, yan daw ay may penalty. So ano yung penalty? So ang benefit pala, kapag mayroong laman yung libro, hindi ka makakasuhan ng fraud. Number one, very important, lagi kong sinasabihan sa aking mga
nakakausap na tao na nagpapa-lecture sa atin. Number two, hindi ka magpe-penalty. So, lamanan nyo yung libro nyo. Ang sabi dito sa sinasabi ni Commissioner, yung tama at complete. Ayan, ito po. Kailangan daw, pag nagbasa kasi ko, sabi niya, pag incomplete, incorrect, at saka incomplete, may penalty. O di, anong gusto niya? Correct and complete. Yun ho yung sinasabi ng ating BIR Commissioner. Kaya ang topic ko is single entry system. So, sinasabi ni Commissioner dito, mayroon daw making false entry at fraud ho yun. So, tatanungin natin, ano ba ang penalty para sa fraud? So, ito po yung binabanggit ni BIR Commissioner, Section 257, Republic Act 8424. Sabi niya, meron daw penalty na 100,000 at may imprisonment ho na 6 years. So, ngayon, kakaiba ho yung ginawa ng commissioner sa akin. Actually, marami ho akong letter na pinadadala sa kanila. At ang sagot ho nila lagi sa akin, Mr. Maestro, yung mga letter mo ay hypothetical. Since walang taxpayer involved dyan, at hindi rin naman ikaw involved, so therefore, hindi namin pwedeng sagutin yan. Kasi may BIR rule na pag hypothetical yung iyong question sa kanila, wala silang responsibility na sagutin ka. Pero dito sa pagkakataon to, nagtataka ako, sinagot nila ako. At nagpapasalamat din ako, sinagot nila ako, kasi natuldo ka na yung paulit-ulit na ginagawa ng maraming taxpayers at maraming CPAs, maraming bookkeeper, na lagi na lang taon-taon walang laman ng libro. So ito po yung pagmumulat natin para maintindihan ho nila ang kahalagahan ng libro. Ang libro ho ay proteksyon ninyo laban sa kasamaan. Okay? So ngayon, sabi dito, sabi nga, makulong ka ng 6 years. Okay? So makulong ho kayo ng 6 days or 7 days, katulad ng ginawa sa akin ng commissioner, hindi ho maganda. Hindi magandang makulong kahit isang araw, okay? Na-experience ko ilang beses na akong ipinakulong ng BIR at hindi ho maganda para sa kalusugan ko, physical at mental, emotional. So, sampul ako sa tatlo, sa totoo lang. So, okay lang, wala namang problem. Mananalo naman tayo doon. Alam naman natin, pwede naman tayong pwedeng gamitin ng BIR o ng mga BIR revenue officer ang batas para mangharas. Diba? O pagkapera sila. Yung sa mga may letter of authority, alam nyo na naman yan na ginagamit ang batas para kayo harasin. Diba? So, pag-usapan natin, paano tayo hindi maharas? Ito po, natagal ko na itong itinuturo, ngayon lang ho ako nakapag-drawing. Ang tawag ho dito ay diagram, at ang diagram na to ay ito ho yung structure ng bookkeeping taxes sa buong Pilipinas. Okay, sa simula pa lang ho ng taon, mga ka-taxpayer kong minamahal, nire-require na kayo ng BIR na mamili. Ang tawag ho rito ay tax regime. Ayan. Sa mga hindi nakakaintindi ng tax regime, ano ho yung gusto ninyong mangyari sa inyong isang taong pagiging taxpayer? So, meron kayong A, B, C or choices. So, ang choice nyo, pwede ho kayong aid. Allowable itemized deduction. Ibig sabihin, yung mga expenses nyo ay ikiklaim nyo as a deduction from your gross income. Aid ho yun. Yan ang ginagamit at terminology ng BIR. Ang second ho is OSD. Katulad ko, optional standard deduction. Di na ho ako nagkiklaim ng expenses. At ang ginagamit ko is 40% na lang ng aking sales ang ginagamit kong expenses. So, hindi ko kailangan mag-present ng resibo o mag-ipon ng resibo para doon sa aking expenses. At yung bagong-bago ho, under train law, gross income tax, ito ho yung mga 8%. Okay. So, katulad ng OSD, hindi na ho ninyo kailangan magtago ng resibo o mag-record ng expenses. So, ang mangyayari po,
ito, kahit ano ho ang piliin ninyo, dadaan ho kayo sa sinatawag na accounting system. So, dediretsuhin ko na. So, itong accounting system, papasok ho yan dito. Ang tawag ho dito ay bookkeeping layers. So, sa accounting system, meron tinatawag na single entry system, yung pag-aaralan natin sa araw na to, at may tinatawag na double entry system. So, dalawang system lang ho ang accounting sa buong mundo, sa buong universe. So, ang pinag-aaralan natin, uulitin ko, single entry system. Pag naintindihan nyo ho ang single entry system, madali na hong intindihin ang double entry system. Which is, sa susunod natin, ile-lecture ho yun. So, itong dalawang sistemang to, itong accounting system na to, dadaan ito sa apat na stages. Ang unang stage ay yung vouchering. Second stage is working paper, hindi na kayo malilito, vouchering, letter V, working paper, W, books of accounts, B, and reports and return, R. So lahat ho yan pagdadaanan, hindi ho pwedeng tumalon. Dadaan ho kayo base ho sa regulasyon ng Pilipinas. So mag-start na ho tayo. Okay, singit ko lang ito para ho dun sa mga gustong mag-mentor ho, maging mentor ho ako. Alam naman ho, alam ko naman, kaya kayo narito, meron kayong imperfect today. Yung mga problema ninyo sa recording nyo, pang BIR, medyo may kailangang i-improve. So, ang mentoring ko ho, may upstart, may upscope, upscale, at saka upload. Ang objective natin, maging winner tayo lahat bukas. So, kailangan muna natin pag-aralan, mga ka-taxpayer kong minamahal, ihinaan ko tong aking yan. Itong acting CODAL, hindi naman ho tayo pwedeng mag-bookkeeping kung hindi inuutos ng batas eh. So, sabi ng batas is mag-bookkeep ka, Mr. Maestro. So, anong gagamitin mong bookkeep? Sabi sa akin, edi yung relevant tsaka appropriate. So, hanapin nyo, ano ba ibig sabihin ng relevant? Kanino relevant? Tanungin nyo. Sino? Yung relevant na yan. Kanino relevant? Hindi ho relevant sa inyo. Relevant to sa BIR. Yun ho yung sinasabi dyan. Appropriate. Appropriate sa iyo. So, kaya nga meron kayong choice. May single entry system kayo o meron kayong double entry. Ano appropriate sa iyo? So, yung isa, relevant sa BIR. Second, yung ano appropriate sa iyo? Choice mo yon. So, there is a meeting of the mind between you and the BIR. So, sabi dito, meron ka raw set of bookkeeping records. At yung set of bookkeeping records, dapat daw authorized ng Secretary of Finance. So, alam naman ho natin, ang Secretary of Finance nag-authorize through the Commissioner of Internal Revenue papunta ho sa Revenue Officer. So, ibig sabihin, huwag kayong gumawa ng set of bookkeeping records na hindi authorized. Yun ho yung minimum requirements, authorized. Okay? So, kung hindi nyo alam kung ano yung authorized o hindi authorized, malalaman nyo yung general application sa araw na ito. So, pag-usapan ho natin yung sabi authorized ng Secretary of Finance. So, kailangan natin muna yung consent ng Secretary of Finance. Pag hindi natin naiintindihan yung consent ng Secretary of Finance, pag-aralan natin papaano ito ina-apply or ini-interpret ni BIR Commissioner. So, sabi ko sa inyo, nagsimula ho ang bookkeeping 1947. Sa mga hindi pa ho pinanganak. 1947. So, sabi ko dito, ang definition ho ng set of bookkeeping records, yung simplified. So, ibig sabihin ng simplified, ito ho yung single entry system. May record ka raw ng daily sales. May record ka ng daily cash receipts. May record ka ng daily purchases. May record ka ng daily expenses. May record ka ng daily disbursement.
mapapansin nyo, yung purchase dito tsaka yung expense magkaiba. So, pag-aaralan natin niya pag nasa expenses na tayo. So, paano to ini-interpret ni BIR Commissioner? So, nag-issue si BIR Commissioner, kai-issue lang, mainit-init pa noong 2020. Sabi niya, ang single entry system, eh hindi gumagamit ng debit at credit. So, maliwanag, huwag kayong gumamit ng debit at credit para ma-allow kayo sa single entry system. Tapos, pag nag-record daw kayo, is chronologically. Okay? At ipopost nyo raw yung record nyo sa notebook or journal. Simple. Madaling intindihin, madaling gawin. So, ano isusunod natin dito? Okay. Sabi, pag gagawa ka raw, kasi bookkeeping itong pinag-uusapan natin, ah, bookkeeping, ikaw yung bookkeeper, kung ikaw may may-ari, ikaw na rin yung nagbo-bookkeep. Kung hindi ka naniniwala sa bookkeeper mo, ikaw na rin yung magbo-bookkeep. So, paano magbo-bookkeep? Ano umpisa? Sabi na Secretary of Finance, pag nag-bookkeep ka, lahat ng entry daw sa libro ay mayroong voucher. Ibig sabihin, huwag kang mag-entry nang wala kang voucher. Anong ibig sabihin ng voucher ayon kay Secretary of Finance? Eh, ito raw, invoice, receipt, and other documents. Okay, eh, nahihilo tayo. Kailangan nating isipin anong ibig sabihin yan, papaano to naiintindihan ni Commissioner. Kasi kailangan nating malaman itong si Commissioner, yung utak niya. Mamaya iba yung nasa isip niya. Eh, ikaw mahihirapan pag hindi kayo nagkakaintindihan ni Commissioner. So, under sa RAMO 1-2020, may primary records. So, sabi niya ni Commissioner, i-admit ko lang to, sabi ni Commissioner, yung primary records mo used by all businesses. O so, kasama dyan yung micro business. Invoice, voucher, bill, at receipt. Gusto ko lang pag-aralan natin. Sinabi na nga dito ni Secretary of Finance, yung voucher, yun yung general term. So, sa general term, nandoon yung details. Yan yung specifics. Okay, ang ginawa ni Commissioner, pinaghalo-halo. Yun. Pero, since pinaghalo-halo ni Commissioner, ang tatanong nyo sa akin, at lagi kong ginagamit, sino mananaig? Pag mali yung definition ni Commissioner o mali yung pagkaka-interpret ni Commissioner, hindi ayon doon sa pagkaka-interpret ni Secretary of Finance, sino mananaig? Sino magpre-prevail? So, marami na hong BIR rules and regulation, panahon pa ni Commissioner Lilian Hepti, sinabi niya na, pag merong difference ang opinion or interpretation ni Secretary of Finance at ng Commissioner of Internal Revenue at kahit sinong revenue officer, yung definition, yung interpretation ni Secretary of Finance ang magpre-prevail. So, pwedeng hindi nyo sundin ng Commissioner. Sundin nyo si Secretary of Finance. That is your option. Okay? Pero pag sinunod nyo si Commissioner, pwede din. Option nyo yun. Ang sinasabi ko lang dito, ako, ang sinusunod ko, si Secretary of Finance. Kasi sabi niya, ang voucher, ang evidence sa recording sa inyong books of accounts. Okay? So, ang gusto kong intindihin pa ninyo, maaaring hindi kayo gumagamit ng invoice, receipt, or check, meron ho kayong isang option kasi ang ginamit is or other documents. Ang sabi naman ni BIR Commissioner, and other source of document. Magkaiba sila. Magkaiba, no? Pero sinabi, or eh. So, ibig sabihin, pwede tayong gumamit ng iba pang klase ng document. Eh, ang tanong natin, eh, ano ba yung mga klase ng document na pwedeng gamitin? Eh, maliwanag naman dito. Voucher for each entry sa ating books of accounts. So, ang sabi ni Commissioner, ay pwede yung cancel check, pwede yung deposit slip, pwede yung bank statement and notes. Bukod dyan, nag-release siya ng RMO 18-2021, identifying niya yung supplementary receipt and commercial invoice. Basta anong klaseng document, ayan, na ibinigay mo sa customer mo or otherwise, katulad ng
delivery, receipt, agreement to sell, transfer of goods. O sangkatutak ho yan. Okay, binigyan ko na kayo ng kopya. Na nireko pang recording, pang monitoring, pang control purposes, eh magiging part daw ng inyong books of accounts. So, suggestion ko, huwag niyong damihan. Kasi mas marami kayong document na minemaintain, mas marami hong opportunity o abuses o harassment na pwede ho kayong ma-experience. Alam naman ho ninyo, Panginoon ko, dyan ho kumukuha ng scare tactics yung mga kaibigan natin dyan sa loob ng BIR. Now, so, ibig sabihin ho, ang transaction ho ninyo ay nakakonekta sa voucher. So, ito ho yung sinasabi na details. Ito ho yung sinasabing general. I suggest na dapat meron kayong general at yung transaction ay naka-attach doon sa general o yung specifics. For example, is yung sales invoice nyo naka-attach sa voucher. Yung delivery receipt nyo, kung registered, naka-attach sa voucher. Yung voucher kasi, yan po yung interpretation ninyo. Interpretation ninyo, kailangan nyo i-interpret po yung transaction nyo. I-interpret nyo na naiintindihan nyo sa batas, i-interpret nyo paano siya related sa development, operation, and management ng business. Isa sa mga requirements ho ng batas natin. So, kung hindi nyo ho yan mag-i-interpret ng tama base ho dun sa framework na binigay ng ating batas, at the end, kayo ho yung may problem. So, yun ho yung number one. Number two, pagkatapos nyo raw magkaroon ng transaction, magkaroon ng voucher, so, ibig sabihin ho, meron na kayong sangkatutak na voucher sa loob ng isang araw. Ayun. So, ano hong gagawin natin dun sa voucher natin na naipon sa loob ng 24 oras? Kasi ang isang araw ay 24 oras. Yun ho yung definition ng batas natin. Sabi dito, yung daw recording mo sa isang araw, yung daily sales mo at yung daily purchases mo. Magko-concentrate ako sa daily sales. Yung daily sales mo, for example, katulad ng malalaking company, ang daily sales niyan, 1,000,000 eh. Oh, mahigit na transaction sa loob ng isang araw, 24 hours. So, anong gagawin niya yan? So, ibig sabihin ba, 1,000,000 accounting entries ang gagawin niya sa loob ng isang araw? Hindi po, hindi. Maliwanag ho ang pagkakaintindi or application ng BIR commissioner, sabi niya, yun daw, magkakaroon ka raw ng working paper. Eh, anong nakasulat sa working paper? Isa-summarize mo, ililista mo yung individual documents including adjustment. So, ibig sabihin, yung 1,000 SI mo, for example, isang entry lang ho yun. Kasi, isusulat mo siya sa working paper. So, bago ka magkaroon ng entry sa libro, magkakaroon ka ng working paper. Sir, paano gumawa ng working paper? Tsaka ko natin i-discuss. So, ang ibig sabihin pala ng batas natin, eh simple lang. O gumawa ka ng voucher, may 1,000,000 kang voucher. Ayun, 1,000,000. Okay. Tapos, gagawa ka ng summary para dun sa 1,000,000. So, ang suggestion ko, mga ka-taxpayer kong mahal, gawa kayo ng Excel file. Nandun doon yung 1,000,000. Okay, working paper. Or, masipag ka, bumili ka ng yellow pad dyan sa bookstore, isulat mo isa-isa para magkaroon ka ng working paper. Kasi hahanapin sa'yo ng BIR yung working paper. Ano itsura, sir, ng working paper? Ito po, yung working paper ko. Pakita ko ho sa inyo, ito ho yung working paper ko. So, single entry system, meron ho, ang working paper, very important, ang tawag ho dito, ownership. Sino may-ari ng working paper? Eh, si Melino Maestro, CPA. So, yung may-ari. O,
Working paper para saan? Oh, may explanation. Individual documents. Eh, yun ang sabi ng BIR eh. Individual documents ang ilalagay mo doon. So, ibig sabihin yung individual documents, hindi siya nakarecord sa libro. Hindi siya nakarecord sa general journal ninyo. Ayun, yun yung maliwanag. So, ito po. Importante, may nag-prepared. Hindi ho umusbong basta-basta. Tatawa ako. Tatawa. Pasensya ho na kayo. Kasi natatawa ako dun sa may nakikita kong working paper. Walang pirme. So, meron ding nag-approve. Ayan. Okay. So, ito po yung itsura ko. So, mapapansin nyo, merong number of documents. Ayun. Ayan. Yung number of documents. Daily total ng documents, 100. Sa akin ho ito, ha. Gumawa kayo ng sarili nyo. Tapos, yung total of daily for the day, 150. So, mayroon nung nakasulat dito kung saan mapupunta, sa general journal. At dito rin ho, 1,000 general journal. So, ito ho, gumamit ho ako ng mga accounting title na naiintindihan ng BIR. Kasi yung sinasabi, pag-uusapan natin later on. Okay? So, ngayon, tapos nyo na yung working paper. Ire-record nyo na. So, may mga frameworks na kailangan kayo. Kasi pag hindi nyo ginamit yung frameworks, parang building ho yan, eh masisira yung building, walang framework. Paano magtatrabaho yung trabahador kung hindi tutungtong sa framework? So, sabi dito, i-combine nyo raw sa format ng booklet. Eh, hindi ko napapakita. I-combine nyo sa format ng booklet. Kasi, nung araw, wala pang journal, kaya ang tawag booklet. 1947 to eh. Okay, walang, sir, walang journal. Yes, hindi pa na-invento, kaya ang tawag booklet, separate booklet. So, ang interpretation o ng BIR commissioner, yung records daw is complete of journals. So, ang journal, meron daw cash journal, number one, merong sales journal, number two, merong purchase journal, number three, at merong general journal, number four. Okay. So, sir, paano ba yung sa mga 3 million and below? Kailangan ko ba ng cash journal, sales journal, purchase journal? Ang suggestion ko, general journal na lang ho kayo. Okay? Doon nyo na lang ho iba to lahat. So, kung masipag-sipag kayo at ang negosyo ho ninyo ay binabayaran kayo per ora, o edi gamit, damihan ho ninyo para maraming trabaho, maraming oras kayong magagamit. Okay. So, mga tidbits ho natin yan. So, ngayon, pupunta ho tayo kung anong ibig sabihin ng journal. Ano, sir, ang ilalagay ko sa journal? O, sabi uli ni Secretary, ang journal daw, isusulat ho niyo yung original entry. Ang original entry daw, happening o yung transaction affecting the business. For example, sales. That is a transaction, that is a happening of the business. So, kailangan lang maintindihan kung anong klaseng sales, type of sales. Kasi maraming klase nga ng sales, mapag-usapan natin. So, ano naman ang pagkakaintindi ni BIR Commissioner? Again, parehas ho sila ni Secretary of Finance. Happening and transaction ang kailangan nyong i-record sa journal. At ang pag-recording daw is day by day. Oh, di ba? Day by day. Eh. Day by day as they occur. Ibig sabihin, meron kayong daily recording. Oh, sabi ng commissioner, daily recording. Ang ginagawa ho ng karamihan sa atin, per invoice or transaction recording. Okay ho yun. Wala namang problem ho dun. Kaya lang parusa ho yan dun sa bookkeeper. Parusang malaki sa bookkeeper yan. Meron namang working paper eh. Okay, so natapos na natin. Identify natin. So, ang pag-uusapan ngayon natin dito accounting title. Sir, anong accounting title ang gagamitin ko? Sabi dito, ang accounting title mo, Secretary of Finance lahat ito, in accordance with the books, and records daw yung iyong financial statement tsaka annual income tax return.
Tapos sabi niya, yung annual income tax return in accordance with the National Internal Revenue Code. Tapos sabi niya, yung company books of accounts in accordance with the requirement of RR 8-2007. So maliwanag, kung pag-uusapan natin eh, yung audited financial statement at saka yung IT, so yung audited financial statement ay in accordance with the income tax return. Yung income tax return ay in accordance sa books of accounts. Yung books of accounts is in accordance with the records. Yung records is in accordance with RR 8-2007. Okay, yung RR in accordance with the tax code. So therefore, yung AFS at saka yung ITR at saka yung books of accounts at saka yung records ay in accordance with the tax code. Simple logic. Okay? Ngayon, kung in accordance with the tax code yung audited financial statement mo, yung books of accounts mo in accordance with the tax code, sabi ni Secretary of Finance, yung books of accounts mo in accordance with the tax code, yung records mo in accordance with the tax code, therefore, yung accounting title mo is in accordance with the tax code. Eh, sir, bakit kailangan yung books of accounts mo in accordance with the tax code? O di sinagot ka rin ni Secretary of Finance. Kasi yung recording mo, nasa books of accounts mo, is yung recording mo na nasa books of accounts mo, dapat mag-facilitate ng understanding. Kaninong understanding? Doon daw sa examiner at auditor ng Bureau of Internal Revenue na nagtitake audit. Ang liwanag eh. So kung hindi naiintindihan ng revenue officer yung books of accounts mo, delikado ka. Malaking deficiency tax assessment ang nakaamba sa'yo. So yung books of accounts mo pala is isang asset. Isang mas malaking asset sa laman ng inyong bangko. Isang malaking asset, mas malaki pa sa halaga ng isang sasakyan o kotse o isang building. Because protection mo pala yun. Protection mo. Sinasabi ni Secretary of Finance. Diba? Kasi magpapacilitate ng understanding between you at saka yung revenue officer. Alam naman natin ang mga revenue officer, walang alam yan sa transaction nyo eh. Diba? Walang alam yan. So, para magkaroon siya ng alam, kaalaman sa nangyayari sa inyo, kaya kailangan niya ng interpretation mo. Ang interpretation mo ay minamanifest mo sa pamamagitan ng iyong books of accounts. No, didiscuss natin yung importante. So, ngayon, again, so, naintindihan na natin yun, sir. Accounting title. Dapat maintindihan ng revenue officer. So, anong itsura? I-describe ngayon natin yung accounting title. Mr. Secretary, hindi ako marunong yan eh. Pwede bang i-describe mo sa akin yung accounting title? Ano yung naiintindihan mo? Sabi niya rito, yung accounting title daw, very descriptive. Very descriptive. The nature of the specific transaction. So, galing sa transaction, specific transaction entered in the account are known to the reader. Eh, sino ba yung reader? Eh, di yung revenue officer. Diba? Revenue officer, yung reader. Very descriptive. Okay, gagawa ka ngayon ng accounting title na very descriptive. Eh, sir, saan ako kukuha? Okay. Tingnan natin. So, descriptive. Bago natin i-discuss yung descriptive, paano mag-enter sa libro? Okay? Teka, baka makalimutan ko. Balik ako ron. Sir, paano ko kukuha? Ano ba naiintindihan ng BIR? Yung mga BIR forms. Okay, tandaan yan. Mga BIR forms. Pinag-aralan nila yan ng 2 taon. Bago ka maging revenue officer, mag-a-attend ka ng 2-year training sa taxation. So therefore, sinampal sa mga mukha nila ang BIR forms. So therefore, sila ay expert sa BIR form. Eh ano ba sir ang laman ng BIR form? Accounting titles. Lahat ng BIR form sa buong Pilipinas, accounting title yan. So pag binasa nila yung accounting title sa loob ng BIR form, madali nilang maiintindihan. Facilitate understanding.
So kung yun yung lengguwaheng ginagamit ng BIR, BIR form, gamitin nyo. Gamitin yung accounting title. Ngayon, sabi dito, kailan ko i-enter? Sabi rito, i-enter nyo lang yung libro, yung sale, yung amount ng sale. Okay. 5 o'clock in the afternoon of the day following the date of transaction. For example, ang date ng transaction ay January 1. O, kailan natin re-record? Sabi dito, not later than 5 o'clock, alas 5. Pero pwedeng mas maaga, 5 p.m. In the afternoon of the day following. O, di, o sige, January 1 yung transaction. O, kailan re-record? E di January 2. Kasi bakit January 2? Kailangan matapos yung 12, yung 24 hours. Diba? Kailan matapos yun? Magsisimula ng alas 12 ng madaling araw, matatapos ng alas 12 ng ating gabi rin. O, di 24 oras. So, once na natapos yun, alauna ng madaling araw, mag-record na kayo. So, ayun na ho yung recording. Saan na re-record, sir? Nandito na tayo sa books of accounts. So, i-re-record nyo muna. Kung makikita nyo, may J dyan, journal ho yan, i-re-record na. Okay, so i-re-record na natin sa ating books of accounts, sa general journal. So ito po yung itsura ng general journal na nire-recommend ko po sa inyo. Pwede ho nyo yung baguhin kasi kung saan ho kayo komportable, saan kayo convenient, yan ho. So kung mapapansin nyo ho yan, may entry date. Kasi ho ito, trabaho ng bookkeeper, kaya may bookkeeper origin, initial ho yan. Maaring marami kayong bookkeeper, edi may iba-ibang initial ho yan. Okay? So, may entry date. May working paper date. Diba? So, pinag-uusapan dito, general journal, from January 1 to January 31, 2024. So, yung January 1, wala kayong transaction. Kasi, nilagay nyo na yung transaction ng December 31 dun sa inyong December 31, 2023 transaction. Sinama nyo doon. Inaccrue nyo na. So, nung January 2, doon pa lang kayo magre-record ng January 1. So, ganun po yan. For example, ayan ho yung recording natin. Ito ho yung ginamit kong mga accounting title. Itong accounting title na to, pinanggalingan ho niyan, 1701. Ito, pinanggalingan nito, yung ating 2307 na BIR form. So, yan ho ginagamit natin. Kung mapapansin nyo, may bilang ho ng entry, may monthly total, so, meron ho ritong description, saan napunta yung 300,000. Sabi ko, to general ledger, regular sale, to general ledger, creditable tax. So, hindi ho malilito yung revenue officer. It will facilitate the understanding of the revenue officer kung ganyan ho kasimple yung ginagawa ninyong books of accounts. O ngayon, so tapos na tayo. Tapos na tayo dun sa daily recording. Ano gagawin ko ngayon, sir? O, natapos na yung isang buwan. Naging February na. O, ito ho yung sabi ng batas. Sabi ng batas, pagkasara daw within 24 hours. O di kung January 31 tapos na, within 24 hours na within February 1 'yan, 24 hours . Ito total mo raw. At saka ita-transfer yung sa records of the summary record of the summary of transaction. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Secretary of Finance, ang ibig ko lang sabihin ledger. Ang ledger is final entry. Okay? So, kung may original entry at saka final entry, di may dalawang klase ng entry, two types of entry. Diba? So, ano yung pagkakaiba ng original entry sa final entry? Maliwanag na. Yung isa, sabi, is happening or transaction. Yun yung original entry. Sabi, sa final entry, sabi rito, classified accounts. Uy, ang hirap nun, sir, classified account. Yun, marami na hirapan dyan. Sir, ano ibig sabihin ng classified account? Ininterpret ni BIR Commissioner. Ayan. Interpretation ni BIR Commissioner, Ramo 1-2020.
So sabi niya, ika-classify mo raw yung accounts na in-enter mo sa General Journal. Paano i-classify? Ayun, classified accordingly so as to show asset, liabilities, equity, and operating accounts. Pag sinabing operating accounts, yan yung sales, yan yung purchases, at yan yung expenses. Makuha nyo na, operating account yon. O ngayon, hahatiin nyo ngayon yung inyong general journal, general ledger into four categories. Asset, pumibiyok ako, asset, liabilities, equity, and operating accounts. So, yung operating accounts nyo, may dalawang klase. Tatlo. Sales, purchases, expenses. So, yun yung content. O din, daling mag-bookkeeping. Ito yung cradle of bookkeeping. Pag hindi nyo inumpisahan dito, mali na. So, nasaan na tayo? Hindi ko na alam. Ito ba yun? Oh. Teka lang, nahanap ko yung susunod. Okay. Dito na tayo. Now, ano ilalagay mo doon sa, yun ang tanong, ano ilalagay ko sa asset, sa liability, sa equity, at saka sa operating account? So, accounting title na naman ang problem natin. O, sabi ni Secretary of Finance, the account titles to be used must be specific, not control accounts. Ano ba sir ang pagkakaiba ng specific tsaka controlled account? Okay. So, ang controlled account is sale. Sale is a control account. Ano specific niyan, sir? O, for example, bathtub sale private, specific. Sale to government, specific. So, yun ang gusto niyang malaman. Hindi sale. Ano specific? So, yun yung pagkakaiba. So, ngayon, hahanap ka ngayon ng accounting title na acceptable sa BIR. So, in-interpret ni BIR Commissioner, Mr. Maestro, itong gusto kong mangyari. Income, expenses, strictly in accordance with the provision of tax code and the rules and regulation issued implementing tax code. Sabi, specific eh. Specific sa kanya, sa BIR Commissioner, hindi specific sa atin. Ano utos? Sabi, yung sales at yung expense mo must be in accordance with the tax code. Napakasimple. Sige. Eh sir, ginagamit ko GAAP eh. Okay, good. Gumamit ka. Hindi kita pinagbabawalan. Kaya lang, gusto kong maintindihan mo. Pag mayroong difference between GAAP at saka GAAS at saka tax code, yung tax code ang magpre-prevail. So may problema ka. Bakit? Hindi naman niya gagamitin yung GAAP at saka GAAS. Hindi, sinabi na nga niya. Hindi ko gagamitin yung GAAP mo. Gumamit ka, pero hindi ko gagamitin. So, hindi mo pwedeng i-impose sa BIR Commissioner. So, ngayon, kapag may mali yung GAAP mo, tax code will prevail. Kasi yun ang utos ko sa'yo. So, anong accounting entry natin? Di tax code. Diba? Tax code. Sir, anong gagawin mo? Ito na. So, dito sa tapos na tayo sa journal. Diba? Na-record na natin. Ang record natin dyan is yung transaction, yung happening ng event. So ngayon, i-classify natin ngayon yung transaction into asset, equity, liability, and operating accounts. O, sige. Paano yon, sir? O, ito itsura. Ka-classify, kaya nga ganyan ang itsura. O, ito na, classification. Again, may ownership dyan, General Journal, at ang pinag-uusapan monthly, di ba?
at the close of the month, kailangan may entry ka saan? Sa general ledger. So, sir, so ibig sabihin, sa general ledger, 12 lang yung entry mo kasi monthly. Diba? So, sa general journal, 365 days lang ang entry mo. So, nakapagtataka kung meron kang entry na 1,000,000 sa isang araw, eh, overacting ka na nun. Diba? So, ngayon, ayan yung sample. Akin ho ito, general ledger, makapansin nyo, may bookkeeper initial uli ito. Ang ginamit ko, gross income. Diba? Para yung gross income na nasa general journal, naging regular sale na. Okay? Transfer ko yung gross income into regular sale. Bakit ko ginamit yung regular sale? 1701 accounting title ho yan. So, alam ng BIR na regular sale is subject sa regular income tax. So, ngayon, on a quarterly basis, ito total mo kasi gagawa ka ng 1701Q. Okay. So, mapapansin nyo rito, subject sa percentage tax, sinasabi ko rito, yung 330,000 pupunta sa 2550Q PT 010. And pupunta rin sa 1701Q number 46. So, meron siyang pinuntahan doon sa ating return. Okay. So, ngayon, magkakaroon ka ng apat na quarters. Yan yung ito-total para maging yearly total. For example, 3 million. So, sa 3 million, sasabihin mo ngayon sa BIR, o nagpunta yan ng 1701 number 25. Box number 25. Box number 46. So, yun ho yung gross income na na-classify natin into regular sale. Paano naman yung isang sample natin, yung 2307? Yung 2307, classify natin as creditable tax. Bakit? Kasi nasa 1701Q at 1701 yung creditable tax accounting title. So, yung creditable tax accounting title na nandoon sa BIR form, o kagawa ka uli ng quarterly, o babanggitin mo saan mo ipinasok sa 1701Q, o sa box number 58. Sa 1701 naman, kasi itong quarter, apat yan, so ito total mo yan, magiging yearly total, papasok yan sa 1701, box number 3A, schedule 1, part 5. O di, andali. Sasabihin ng BIR, eh, andali nito, walang deficiency assessment to. Bakit? Eh, malinis yung libro. Traceable. So, pag nakita nilang ganyan yan, eh, maaring hindi na tingnan ho yung inyong transaction o yung kanyang mga vouchers. Kasi napakalinis ng trabaho. Okay? So, yun ho yung kagandahan na yung ginagawa nyong books of accounts ay in accordance sa tax code. May consent ni Secretary of Finance at may interpretation ng BIR Commissioner. O, yan ho yung single entry system. Okay? Yan ho yung atin. So, ngayon, tapos na ho yung lecture natin. So, kung meron ho kayong tanong, eh, pwede na ho yung itanong sa akin. Ang sasagutin ko, eh, single entry system. Okay? Lovely, take charge. Please. Ayan. Thank you po, sir, for a wonderful discussion po. And dun po sa iba na nagkaka-problem sa audio, don't worry po kasi isasend naman po namin yung recording ng video po. Kanina, sir, may nagtanong po sa group chat natin, si Miss Nianita po. Okay. Ang tanong niya po, okay lang po ba kahit hindi registered ang voucher? Actually, ibang topic yung tanong mo. Register mo. Register mo yung voucher mo. Technique ko yan para maging admissible evidence. Technique ko. Technique yan para maging allowable deduction, etc. Pati lahat. I-register mo.
Next po, sir, kay Sir Rodney po. Sir Maestro, paano po pag nagkamali ng alphanumeric tax code sa pag-file ng 1701Q? Eh, di baguhin mo, amend mo. Kasi pag hindi mo inamend yan, may penalty, 1,000. Filing of incorrect information. At ang pag nagpapile ho kayo ng incorrect information, tatlong beses lang ho inaalaw ng batas. Katulad nung sinabi ng BIR Commissioner, yung pangatlo, fraud na ho yun. So, pwede kayong kasuhan ng criminal, 6 years imprisonment. Other question? May nag-raise po ng hand, sir. Miss Ruby Cruz, kindly open your... Ruby, kamusta ka, B? Buksan mo yung mic mo, B. Nag-raise ng hand, pero may problem ata sa pagbubukas ng mic si Ruby. So, sige po, sir. Dito na lang po muna. Balik po muna tayo sa chat natin, sir. Next question po. From Ms. Cecil, okay lang po ba na cash receipt at disburse lang po yung libro po? Ang sabi ng batas, ang minimum requirement is general journal at saka general ledger. Eh di yun ang dapat mo munang i-provide. So yung cash receipts tsaka cash disbursement, journal din yun eh. Anak ng general journal ang cash receipts at cash disbursement. Unahin mo muna yung nanay bago magkaroon ng anak. So suggestion ko, general journal, general ledger, minimum requirements. Wag mo pahirapan ang sarili mo. Okay? Ayun po, nag-raise po si Ms. Cecil ng hand. May follow-up question po kayo, Ms. Cecil? Yes, Cecil. Ano mo si Ruby, medyo may problema sa... Nandirinig po. Yes, Cecil. Kamusta ka, Cecil? Sir, mabuti naman po. Sir, ano kasi, bali ang problema po kasi namin, hindi po kami gumamit ng journal. Hindi kayo gumamit ng general journal, yung ibig mo sabihin. Okay. Cash receipt at disburse lang po. Okay. Ano po kaya? 2023? Ever since po. Hindi ka pa naman ata nahuhuli. Huwag naman po sana. Huwag naman sana. O so yung 2023 mo, yung 2023 mo, baguhin mo na. Ilipat mo sa general journal. So, umpisahan na lang po namin ng 2023. Oo, umpisa mo na 2023. Lipat mo sa general journal. General, isa lang po sir, general journal. Oo, isa lang naman. Dalawa lang yung libro na requirement ng BIR. General journal, general ledger. Ang tawag doon, volume 1, volume 1. Parehong volume 1 yung ledger journal. Pag kailangan mo ng additional volume, volume 2, volume 3. So wag ka matakot na magkaroon ng maraming volume. Importante sir, actually sir, ano kasi 2014 po dapat nag-journal na kami, kaya lang yung volume 1 po namin ng journal ay wala pa nga pong ano. Wala pa pong di gamitin mo kung meron kang volume 1. Meron po. Kahit 2014 po kasi yun natatakan. Kaya 2023 po. Oo. Okay. Sige po, sir. Okay. Thank you po. Sige. Sir, hindi. Tanong additional question. Di ba, halimbawa, tinignan nila, di ba yun quick question? Kasi ang volume 1 ay 2014 pa. Wala naman problema dun eh. Magpe-penalty ka lang. Di ba? Mga magkano po kaya? Sabi na kanina sir, isang taon. 1,000. So, 14 na taon yan. Ganito suggestion ko, bayaran mo na yung tigwa 1,000. Paano po? May 0605, voluntary compromise settlement. Bayaran mo, tigwa 1,000. Unahan mo na yung BIR bago ma-discover. Ngayon, ang mangyayari dyan, sasabihin ng BIR, in-accept na namin yung tigwa 1,000 mo, baguhin mo. O, di ba? Tsaka mo baguhin. Di ba? Pero magbayad ka na. May violation ka eh. Unahan mo na. RMO 7-2015 ang gamitin mong rule. RMO? 7-2015. Yung sinabi ng BIR dito, sinabi na nga rito, sa letter sa akin eh. Di ba?
ko. Sir, hihingi lang po ako sa kanila ng 060. Ikaw na gumawa. Downloadable naman yun. Huwag ka nang manghingi. Baka ma-discover pa nila yan at mas malaki pa yung hiningil sa'yo. Ah, ganun po. Oh. Kaya lang sir, di ba, syempre isasubmit din po sa kanila. Oo, oh, wala naman problem dun. Hindi naman yung frontliner yung titingin yan. Yung computer . Oh, hindi naman sasabihin ng computer, i-audit mo to . Ang makikita lang nila, nagbayad to. So yung obligation to accept or not to accept, yung RDO. Yung RDO, hindi naman tumitingin ng computer program yan . So therefore, by estoppel, in-accept nila. Opo. Sige po, sir. Salamat. Okay. Salamat, Cecil. Thank you. Next. Thank you po. Next po, sir, from Miss Angel. Good morning po. Paano po naman, sir, kung meron akong donation sa isang charity? Ano pong entry yung sa books? May donation? Anong nakasulat ba sa tax code? Di ba charitable contribution? Yung nakasulat sa 1701, charitable contribution. Yung nakasulat sa 1702, charitable contribution. So, ibig sabihin, ang gusto ng BIR na gamitin mong accounting title, charitable contribution. O yun. Next question. Next question po, sir. Regarding din sa vouchers from Miss Cynthia. Sir, good morning po. Ano pong voucher po ang dapat i-register sa BIR? Voucher. Lahat ng klase ng voucher na nasa isip mo, i-register mo. Ang suggestion ko, gumawa ka ng sarili mong voucher at ipa-register mo sa BIR para isang klase lang ng voucher, meron ka. Yung BIR form, voucher yan . Diba? So, gumawa ka ng sarili mong voucher para register mo. Since register sa BIR, acceptable evidence yan sa lahat ng proceedings. So, yung voucher ko, hindi ko pwedeng ipakita sa iyo. Sa akin yun . Diba? Gawa ka ng sarili mo. Pero gagawa ko ng voucher para sa Republika ng Pilipinas. Magamit ninyo. Gagawa ko ng libro rito sa single entry system. Kukumpletuhin ko to lahat ng transaction. Next. Next question po from Ms. JV. Sir, paano pag naumpisahan ang book sa cash receipt and disbursement? Pwede baguhin mo. Ang sabi ng batas, general journal . Pwede din naman yan. So, i-transfer mo lang sa general journal yung naumpisahan mo. Kasi lahat yan, mag-merge sa general journal, tapos from general journal, papasok yan sa general ledger. O, di gawin mo yung procedure, drawing ko nga, para dun sa para hindi tayo paulit-ulit. O, eto ha, ito kasi yung procedure ng BIR, base sa mga regulation nila. Okay, lalakyan ko para makita nyo. So, lahat ng original entry dadaan sa general journal. Oh, ang tawag doon, recording. Ang nilagay ko, plaka, para recording. Okay. Sir, ayokong gamitin yung general journal. Gusto ko yung anak. Oh, pwede kang magkaroon ng anak dyan. Pwede mong gawin sales journal. Anak yon. Ano pa? Cash receipt journal. Cash disbursement journal. So, lahat ng mga anak, dadaan sa nanay para makapunta sa lolo't lola ledger. Oh, ganun ang procedure. Next. Next question po, sir, from Ms. Maui. Sir, since books of original entry din yung cash disbursement journal at cash receipt journal, yung entries na galing doon, pwede na diretso na i-post sa general ledger kahit hindi na po i-record sa general journal. I-record mo sa general journal kasi ang sabi, dadaan sa general journal para doon, para makarating sa general ledger. I-record mo, yun ang gusto nila . Huwag mong baliin yung gusto nila. Kaya gusto ko to, sir . Tinatamad na ako . Huwag. Huwag kang tamarin kasi magkakaroon ka ng penalty. Alam mo naman, pag ang BIR nag-issue ng deficiency assessment binibid yung bahay mo, binibid yung sarili mo. Diba? Huwag naman, huwag mong gawin yun. Simple lang naman yung pinagagawa, konting oras, konting panahon ng hinahanap, ibigay mo na. Kaysa magkaroon ka ng sobrang panahon sa pag-iisip paano mababayaran yung mga penalty. Next. Next po from Sir Rodney. Kapag po bumili ng equipment para sa business, kailangan po ba nakapangalan lahat ng receipts or invoice sa trade name para mailagay sa expenses or purchases? Paano po pag pangalan ko mismo yung nasa resibo? Hindi na po ba pwede ilagay sa books of accounts? Pwede pa rin. Sabi, happening of the transaction. Ikaw naman yung
ikaw naman yung buyer side eh. Ikaw yung bumili. So, pwede. Pwede. Ilagay mo lang. Lagyan mo ng disclosure. Siguro, pa-disclose mo rin dun sa vendor para mas maigi. Ako, ginagawa ko, Rodney, kung meron akong transaction, pinanonote ko yan sa makausap ko eh. Kasi yung resibo is a contract between you and between the seller and the buyer. So yung sales invoice is a contract between a buyer and a seller. So ilagay mo lahat ng mga information na sa tingin mo ay makakatulong sa iyo, lalong-lalo na sa facilitation of the understanding ng BIR sa iyong transaction. Yun lang masasabi ko. Next. Next po from Miss Cynthia. Pag donation po for charity, kailangan po ba may ibibigay na resibo yung binigyan mo? Paano po kung tumulong ka sa may sakit at nag-donate ka for treatment like chemotherapy at wala po siyang resibo? Credited po ba yan as expense under charitable expense? Tapos bayad ka donation as 6% po. Hindi, yung alam mo, Sin. Sino ba yan, si Chai? Yes po, sir. Chai, alam mo, ay, yung pag nag-donate ka sa private person, pwede mo namang gawa ng voucher yan. Hindi naman masama na yung dinonatan mong tao ay magpipirma sa voucher. Yung voucher mo is a contract na nagkaroon ng donation. So yung pagbabayad ng 6%, nasa sa'yo yun kung gusto mo o hindi. Pero hindi ka pinagbabayad. Kasi binigay mo sa may sakit. Ngayon, deductible yan. Kaya lang may ceiling. Ang ceiling, hindi ko matandaan kung 10 or 5% ng taxable income. So kahit magbayad ka ng 6%, may ceiling. Okay? So sayang lang yung 6% mo kung i-disallow din later on ng BIR. So pabayaan mo na, huwag kang magbayad ng 6%. Kasi ang basis naman, yung taxable income mo, either 5 or 10% noon. For example, ang taxable income mo ay 1 million. 10% noon, for example, is 100,000. Eh, ang donation mo is 150. O ang ma-allow lang is 100. Yung 50, disallowed na yon. So, yun yung situation dyan. So, and another question. Si Ruby, baka pwede na si Ruby. Ang tagal na ni Ruby. Apo. Miss Ruby, can you open your mic po? Okay. Baka hinahanap pa po ni Miss Ruby paano i-open yung mic. Punta po tayo sa ibang nag-raise ng hand, sir. Miss JV? JB? Hello, sir. Good morning. Good morning. Sir, nung nag-register kasi ako nung books ng libro, dalawa yung dala ko. Yun ang inano sa akin, yung cash receipt at disbursement. Sila po nag-decide na yun ang ano ko, ang books ko. So tapos yun, sir, pwedeng baguhin na lang po yun ngayong 2023. Yes, pa-amend mo. Sabihin mo, hindi naman yan ang gusto ko. Ang gusto ko, general journal tsaka general ledger. Diba? Tapos ba, dun sa cash receipt, tinuruan po ako ng accountant kung ilagay ko lang daw doon, debit at credit. Tama po ba yun? Tinuruan ka ng debit at credit ng iyong accountant, tapos inaccept po, mo. Yung credit po. Ha? Eh, yung time na po kasi noon, ano, inano ko na lang po sa kanya, kinatiwala ko na gano'n ang gagawin. Kasi wala doon po kami alam sa bookkeeping. Alam mo, yung transaction mo, sabi nga ng BIR, galing to sa BIR, hindi galing sa akin, is 80% pa ulit-ulit. 80%. So, ang problem mo yung 20, yung hindi pa ulit-ulit, na doon ka nalilito eh, di ba? So, kung nagbebenta ka ng goods, paulit-ulit yon, 80% ng buhay mo, bebenta ka ng goods. Eh, di gumawa ka na ng format para sa 80%. Sa kung magkakamali ka lang, doon ka lang sa 20. Diba? So, CPA din ako eh. Siyempre, hanap buhay namin ang debit at credit. So, pag walang debit at credit, walang kwenta, sorry sa mga CPA na nanonood o nakikinig sa akin, walang kwenta buhay ng CPA kung walang debit at credit. Because that is a code. So, hindi lahat ng tao nakakaalam ng debit at credit at babayaran kami because of the debit at credit. Pero kayong mga micro business enterprises, eh kung hindi naman nyo kailangan ng debit at credit, huwag kayong gumamit. Sinabi na nga ng batas eh. Ang accounting system, dalawa. Single entry at saka double entry. So, kung hindi nyo kailangan yung double entry, mag-single entry kayo. So, ngayon... Pero okay lang po.
So ang kasi tanong, ang tanong mo kayo, ang tanong mo ngayon is dalawa. Number one, yung libro mo. Sabi ng BIR, sila na yung nag-decide. 'Di ba? So lumalabas, ikaw pa rin yung nag-decide kasi eh pumayag ka sa decision nila. Opo. Hindi ko na opo, kasi wala naman po akong alam eh. Sabi ko, ah sige po, yan po pa lang gagamitin. Okay. O di baguhin mo. Ngayon alam mo na na ang gusto ng commissioner at saka ng Secretary of Finance is General Journal at saka General Ledger. Di baguhin mo or magdagdag ka. Yun yung pangalawa. Number two, pwede po magdagdag na lang. Oh, magdagdag ka na lang. Tapos later on, pa-cancel mo na yung dalawa mong dalawang libro mo. Okay po. Okay. Thank you po. Sige, salamat, JB. Ayun po, sir. Next po si Miss Evangeline. Yes, Evangeline. Miss Evangeline. Hello? Hello, Jen. Good morning po, sir. Good morning. Question po, I do not know lang kung ito ay magiging related sa single entry bookkeeping or sa double entry bookkeeping or baka makapag-preempt pa ko. Yun po sa ano, transactional entries, before kasi meron tayong bata, wata, ita. So parang between the wata is transactional entry. Correct. Before. How is this related to the single entry bookkeeping? Ganun ba? Wala, wala siyang relationship. No, kasi wala na tayong kasi yung VAT ito to papakita. Yung ito yung sinasabi ni Iljen eh. Ito. This is the layering ng tax accounting or tax bookkeeping. So kung more than 3 million ka, kailangan mo to. Okay? So ang tanong niya ito, transitional entry. Ano maapektuhan niyan? Wala. Kasi wala namang hierarchy. Single entry lang. So everything single. So hindi siya applicable. Yun yung sagot ko sa iyo, Jen. So pagdating natin doon, yung pagdating natin sa double entry, diyan kita masasagot kung paano ginagamit. Okay. Pagka may more than pagka may more than 3 million na. Correct. So as micro, hindi maiintindihan ng mga micro yan, Jen. Tayong mga CPAs, alam natin 'yon. Pero pagdating sa mga micro, actually 1 million, sabi ng research ko, 3.5 million ang micro sa buong Pilipinas. Ang kadalasan niyan walang laman ng libro. So ang objective ko, matulungan itong 3.5 million sa pamamagitan ng mga nanonood at nakikinig ngayon sa akin. 'Di ba? Huwag naman yung singilin ng pangsingil sa large taxpayer. Singilin niyo lang ng reasonable. Diba? Tingin ko kakaya na. Kasi sa classify na kasi ng ano no, sa yung naigrupo yung sa section 21. Correct. So ito yung pang ano micro doon. Ito yung ano nila, yung bookkeeping nila. Correct. Ito yung fair, reasonable, acceptable bookkeeping. Napakaganda para sa mga micro. Oo nga, sir. Nakita ko nga yung kagandahan nito. Hindi na nila, ano, yung parang hindi na kailangan sumakit yung ulo nila doon sa debit and credit. Correct. Na may nagtatanong kanina. Diba? So, pagka nag-more than 3 million ng sales, iba na yung double entry na sila. Correct, kasi sabi ng batas, kailangan ng CPA. Ano ba CPA? Ano ba negosyo ng CPA? Katulad nating dalawa, di yung double entry tama, system. Sir. Tama, sir. Mm. Okay, thank you po, sir, sa ano po. Salamat, Jen. Salamat. Any other thank question? Next po, naka-raise po ng hand si Miss Cecil. Miss Cecil? Cecil. Sir, ako nandang po ito. Oo nga. Sir, alatang-alatang, Cecil, nagpa-practice ka eh. Sir, meron din kasi kaming subsidiary sales doonan. Meron na po kaming cash receipt, tsaka disburse. Kailangan pa rin po bang lagyan ng laman ito? Cecil. Opo. Ganito na lang para maintindihan natin. Kakain ka ba ng sobrang kanin? Hindi po, kapag busog na. Correct. Ang sabi ng BIR, ang kabusugan ay hanggang general ledger lang at general journal. Okay, sir. So pag naglagay ka ng subsidiary sales journal, cash receipt journal, binubusog mo yung sarili mo over sa kabusugan mo. Opo. So pag sobrang busog ka, masama yon. Magkakaroon ka ng reflux. Diba? Okay. Yun yung sinasabi na mahal tayo ng batas. Ang problem natin, hindi natin meron tayong sariling interpretasyon.
At lumalagpas tayo doon sa sinasabi ng batas. Yes, ma'am. So, naintindihan mo? Opo, naintindihan ko po. Okay. Sir, may isa pa po akong tanong. Okay. Yung single entry po ba, sir? Natawa ko kay Cecil. Single entry. Sige, Cecil. Opo. Kasi yung journal nga po namin, walang laman. Pwede po ba mag-single entry na lang ako? Yes! Para ano na lang po. Simple. Hindi masakit sa ulo gawin. Oh, simple. Yun nga, sabi ko siya, simple. Convenient. Oh, yun. Safe. Yan nga. Journal na lang din po yun. Sir. Oh, general journal yun. General journal yun. Opo. Mm. Kasi sabi mo po kanina, kung marami kaming transaction in a day, syempre ang hirap naman gawin nun. Paano mahirap gawin? Sabi nga, working paper nga ang umpis eh. Bago ka mag-ledger eh. Bago ako mag-journal. Kaya nga po yung si single entry na lang po. Okay, oo. Single entry mo. Opo. Thank you po. Salamat. Sino pa? Next po, Miss Ruby, ready na po kaya? I-PM mo kaya? Baka napindot lang niya. Oh, sige po sir. Accommodate po muna natin si Miss Nanita din po. Okay, Nanita. Message po. Sir, under audit po ang 2022 namin. Unfortunately, di ko po natatransfer sa hard books yung soft file ng transactions namin. Kaso sobrang dami po ng ire-record. Mm. Di kakayanin ng oras kasi hinihingi na po ng examiner yung books namin. CRB pa lang po at beginning entry sa journal book. Pwede ko po ba i-apply yung sinasabi niyo na i-record ko na lang sa journal? Yung sa general journal book, yung summary ng cash disbursements ng soft file para umiksi at madali na lang i-record. Yes! Yung lalabas ngayon, yung Excel file mo, lalabas yan on as a working paper. O, yun. Tama, galing. Yun lang, na-apply mo na nga yung naturo ko ngayon. Next po, sir. Ito po, si Miss Ruby, nag-chat na lang din po siya. Mm. Good AM, ano po ang record sa corporation? Single entry or double entry po ba? Ay, under the rule, yung corporation is ano eh, double entry. Requirement ng SEC. O, yun ang sagot. Sir, may tanong din po si Ms. Elgin. Kailan po natin mag-start ng double entry bookkeeping? Ganito, Elgin. Nakikita mo yung nasa harapan ko. Upstart, upscope, upscale, upload. Alam ko naman na kailangan na ninyong matapos yan eh. Kaya kong ituro sa inyo yan. Kaya lang, kailangan nating iseclude yung mga sarili natin sa isang place. So, uupa ako ng isang resort dito sa Mekabuyaw. Isang araw, isang gabi tayo diyan. Walang katapusan na 24 hours tayo magtuturuan ng double entry. So exclusive lang 'yan. Nakasarado tayo lahat doon. Meron tayong cook, meron tayong kakainan doon, etc. Doon tayo mag-meet. Turuan ko kayo maghapon. So kung okay sa inyo 'yan, i-contact niyo lang si ano. Immediately 'yan, immediate kasi April 15 na para magawa niyo yung April 23 ni yung inyong financial statement or yung books of accounts nyo bago mag April 15, di ba? So hindi kayo natatakot na walang laman yung libro nyo. Makita-kita tayo sa somewhere here in Kabuyaw, napakagandang yung resort. So kausapin ko lang yung may-ari kung kailan tayo pwede at kung gusto niyo na magkausapin niyo na rin si Lovely and then para malaman ko kung ilan. Baka mamaya hindi ko kayanin, ilan lang kayo, hindi ko kayanin yung babayad doon eh. So, yun lang. So, yun yung ating i-discuss. Oh. Sige po, sir. Next po, sir, si Miss Maui. Ang problem po kasi, sir, yung iba nakapag-register na po ng CDJ, CRJ, SSJ, at SPJ. Sa case po ng VAT taxpayer, pwede niya pa ba mapastop yung mag-record sa CDJ at CRJ if meron ka ng SPJ at SSJ. Teka muna, value-added taxpayer yan. Eh. So therefore, more than 3 million na yan. Yung pinag-uusapan lang natin na single entry is below 3 million and below. Ayun po, sir. Kaya nagtanong din po si Sir Rolf kung magkakaroon din po ba tayo ng seminar for 3M or over. Oo nga, double entry system naman yung ituturo ko. Diba sabi ko, so kung gusto ninyo is hindi ko maituturo ng ganito. So pasok kayo dito. Ito. So pupunta tayo sa isang resort. Wala tayong gagawin kung hindi
maging magkaroon kayo ng ideal tomorrow, which is April 15. Ang hindi ho April 15 tayo gagawa ng seminar, ang pangalan ho ng program is April 15 Mentorship. So tuturuan ko kayo paano ninyo, paano kayo magkaroon ng tamang skills or skill set sa inyong buhay. Kasi yung nagbebenta kayo ng serbisyo na hindi naman kailangan ng tao, eh para kayong nagnanakaw ng isang bagay sa isang tao. Nagbebenta kayo ng hindi niya kailangan. Diba? So, yun yung tingin ko dyan. Kaya itinigil ko na yung mga ibang serbisyo na pangnanakaw lang to sa ibang tao, eh para lang makabenta ako, hindi naman niya kailangan. Tinigil ko na yon. So, sinasabi ko, kung ano lang kailangan mo, yun ang bilin mo sa akin. Kung hindi mo kailangan, is ako mismo nagsasabi, wag mo akong bilan. Diba? Ganun akong magbenta ngayon. Ngayon, ano ba kailangan ng buong Pilipinas? Double entry system. Double entry system na in accordance with the tax code. O, meron ho tayo niyan. Kaya lang napakahaba hong discussion. At saka kailangan ng workshop. Kasi makukuha ho ninyo yung technique kung kayo mismo gagawa. Kasi ikukwento ko sa inyo rito. Diba? Nagkukwento lang ako rito eh. So, probably nito, kailangan nyo pang i-double check, triple check, ilang beses nyo panoorin yung video para mapumasok sa utak nyo, di ba? Pero kung kayo gagawa, siguradong pasok sa utak ninyo. So, any question pa? Sige po, sir. Ayun po, yung mga nag-raise naman po ng hand, Miss Janet. Yes, si Janet. Janet, kumusta ka? Hi, sir. Good morning po. Actually, sir, alam po, more than 3.5 to ano ko yung mga purchasing sales ko eh. Pero, pwede siguro isinit yung question ko. So, yung question ko, sir, yung ginagawa ko kasi, meron ako subsidiary purchase journal. So, every day, meron siyang entries, which is tinatransfer ko naman. May Excel ako sa na soft copy, tapos pinaparite ko sa aking books na subsidiary purchase journal ko. And then, yung ang pinagawa ko, sir, yung monthly, total nun, pinatransfer ko sa general journal ko. Yung monthly total na lang. Pero meron akong everyday bookkeeping dun sa subsidiary purchase. Pwede na ba yun, sir? And then, yung general journal, lalagay sa ledger. Alam mo, okay ba yung procedure ko? So, meron kang system. Sabi ko nga ba, ulitin ko lang. Ito yung minimum sa bookkeeping. Yes, general journal to ledger. Okay, yun yung minimum. Ngayon, sabi ni Janet, nanganak yung general journal ng cash receipt journal at sa cash disbursement journal. Tama ba? Yes. Ano ko, subsidiary. O, sasabihin na natin, basta nanganak ng subsidiary. Opo. Journal. Kaya nga tinawag na subsidiary, anak siya nung yung general. Opo, anak siya. Okay. Opo. So ngayon, tama ka naman doon. Pwede mo namang i-transfer yung total on a monthly basis nung subsidiary monthly, mo yes. Sa general journal. Tama yun. Yes, sir. Walang mali doon. Yung pangyayang. Okay. Oh. Okay yun. Except, okay po. Ngayon, alam ko po nag-usap tayo. Kaya lang, yung payroll ko po, yung payroll ko na ginagawa nga po na weekly, yun ang nangyayari. Hindi ko po naisulat sa aking subsidiary purchase journal. Kasi ilagay ko po yun, i-write ko po yun sa aking general journal on a quarterly basis. Kasi doon po siya, kumapasok yung EWP ko. So, nakatotal po siya. Pwede po ba yun, sir? O dapat minantly ko din? O weekly ko din siya? Dapat weekly. Kasi ang pinag-uusapan, transaction eh. Wala ka naman transaction na on a quarterly basis ng payroll. Parang kasi ang ginawa ko, sir, tinotal ko rin siya. Wala naman. Tinotal ko rin dun sa quarterly, but a quarterly expanded withholding tax. So, tinutal ko lang siya. Pero, meron ako, ano nga, yung sinasabi ko sa inyo, may documents naman ako ng weekly.
Kaya lang, yun ang problem ko. No? So, hindi ko na isulat ng weekly. Sinulat ko lang siya na quarterly. Yun, yun nga. Ganito ngayon, tatanungin kita. Ano requirement ng batas? May voucher ka, tama? Opo. Yun yung payroll. Opo. So, yung payroll mo is nangyayari, happening, happening. Kumbaga, may birthday. Ang birthday is a pwede ba natin yung birthday, oh, birthday mo ngayon, lagay natin ng quarter yung birthday mo. Okay. So, ang happening, the next following day, dun mo i-re-record. So, hindi din acceptable, sir, kasi diba, ang pero ito ng weekly. So, pwede rin na i-record ko weekly yun. Ganito, diskarte. 1,000 na lang babay. Tinuturo. Nagtuturo ako na ng palusot. Okay. I-record mo na lang ng bumili ka ng libro, hindi registered sa BIR. Okay. Ipangalan mo payroll journal. Okay. Tapos i-record mo on a weekly basis. Tapos i-late registration mo yung libro, 1,000 pesos. O, yun. Kaysa makasuhan ka ng BIR na incomplete entry. Yeah. So, kung pagkakaroon ako ng bali, 5 books na. Kasi lang magkakaroon ng payroll. Ang ginagawa natin sa problem mo is meron ka ng problem, sinusolusyonan natin, natural, kailangan natin ng band-aid. Payroll journal. So, kailangan pinapatatakan pa to, sir. Yes. Yes. Subsidiary books under section 233 ng tax code. So, subsidiary ulit to. Oo. Okay. Parang tatlong subsidiary ako. Oo. Mag-okay naman so, yan. Wala sir, naman wala problem dyan eh. Kayang-kaya mo na eh. CPA ka naman. Kayang-kaya mo yan. Yung po payroll ko. Yung payroll na pinakita ko sa inyo, sir, kasensya na, kailangan kong kulitin ka ulit. Sir, kailangan ko ba i-attach, lagyan ng voucher yon yung weekly ko? Correct, lagyan mo ng voucher kasi... Lagyan ko na, kasi as to akala ko, yun lang. Yung is po, with signature, payroll, okay na yon. Yung na nakalang week 1, hindi. Week 2. Okay. Alam mo, kulang dyan description. Janet, ano ka? Mag-sponsor ka dito sa gagawin kong double entry system. Wala naman problema. punta tayo sa Kabuyao. Kukunin ko yung resort sa Kabuyao. Okay po. Turuan kita. Sige po, sir. Kasi para naman i-correct ko na ngayon yung 2020. Kukorek natin yung... Lahat ng umatin dito na nagba-practice, tuturuan ko para makorek ninyo yung inyong mga kliyente. Mag-charge kayo ng maligaya ang buhay nyo. Okay, sige. Sige. Salamat, Janet. Any question pa? We have last 2 questions. Okay, last 2 questions. Thank you very much. Apo, sir. From Miss Angel po, yung OPC, sir, or one person corporation, double entry system dapat, not applicable na po ang single entry. Hindi. Hindi applicable ang single entry system because there is a requirement sa mga corporation na mag-submit kayo ng financial statement based sa small and medium, parang ganun eh, accounting system eh. So, kailangan yun. And then, last question po natin from Miss Nenita. VAT register din daw po sila. Okay pa rin po ba i-apply yung kaninang question ko na i-sum up na lang yung disbursement, then i-record ko sa general journal? Ano po yung date na ilalagay ko? End of the month po ba? Parang summary of monthly disbursements. And kailangan din po ba i-record sa general journal ng branch ang sales ng branch even though sa main ang reporting at payment? Yes, kasi under the law, ang branch dapat meron siyang branch journal. Yun yung sinasabi. So, yung mga branch journal ninyo, subsidiary yan. So, papasok yan sa general journal. Kaya nga may general journal. Yun yung purpose. Okay? So, kailangan kayong mag-maintain ng branch journal. Requirement ng batas yun. Okay? So, kung value added,
tax po kayo, itong dinexcuss ko, yung theory, okay. Dalawa ho kasi ito eh, theory and application. Theory, pwede niyong gamitin sa ating value-added taxpayer, double entry system. Yung application, yung in-apply ko siya sa single entry, huwag niyong gamitin, magkakamali kayo. Okay? So, kailangan ninyong maintindihan paano naman siya application, theory and application. Paano naman siya ina-apply sa double entry? Yun nga sinasabi ko sa inyo again, kung nagmamadali kayo, please coordinate, mag-ano na kayo, at kailangan ko makita yung number para makausap ko within this week or next week yung may-ari ng resort. Napakaganda ng resort at dadalhin ko yung aking Elon Musk Skylink para marami kayong magamit na tawag nito. Internet. Ayan. Tatanggalin ko sa bubong ko. So, okay na tayo? So, with that, lovely, meron ka pa bang sasabihin? At teka lang. Para sa gustong maging membro ng mentorship, meron ho kaming pinaplano na i-download doon nyo kasi may apat hong business na pwede kayong pasukin. Number one, itong pinag-uusapan natin, bookkeeper, bosskeeper ang tawag ko eh. Kasi mga boss kayo, hindi kayo dapat sumunod doon sa gusto ng mga taxpayer kasi dapat silang sumunod sa bosskeeper, yung may alam sa tax code. Number two, maging tax specialista kayo, nagpo-protest kayo sa mga assessment ng BIR. Number three, kayo po yung mga gagawa ng succession planning para sa mga taxpayer gamit ho ang bylaws, at yung pang-apat ho yung kayo po ang gagawa ng BIRLE accepted financial statement. So after bookkeeping ho, meron hong BIRLE accepted financial statement na magsasabi sa mga revenue officer, pag inaudit ko ito dahil gumamit ito ng BIRLE accepted accounting principle, accounting financial statement, wala akong makukuhang premyo. Ayun. So, yung libro ho, again, ipapublish ko sa Canva, kumuha ko kayo ng kopya para maintindihan niyo 'yung sinasabi ko. So, magkakaroon ho tayo ng mentorship, tuturo ko sa inyo para magkaroon ho tayo ng hanap buhay para ho sa lahat. Using taxation, hindi lang BIR ang kumikita, kundi ang mga bookkeeper at mga CPAs. So, ano pa? So, with that, lovely, ano pa ang sasabihin mo? Yun, sir. Tsaka kung if they are interested po to be mentees nyo po, send lang po sila ng email sa akin para masend natin yung details ng tax bookkeeping mentorship. And yung mga interested po dun sa minention ni Sir ETM kanina, yung sa Kabuyaw po, kindly send me an parang letter of intent or just email po na you're interested to join po para ma-count din po namin kayo. Yun lang po. So, anong email address mo? Hindi mo sinabi. Yung email address ko po is yung taxspecialista88@gmail.com. Yung nag-send po sa inyo ng details of the seminar po. Okay. So, with that lovely, thank you very much. At sa lahat po ng magsi-attend, naway natulungan ko kayo kahit papaano. Peace and happiness be with you for life. See you later.